Esmeralda. Esmeralda, alam natin yan na masakit talaga sa ulo. Pero pag nahawakan yan ng Sunsparks dito, may kalalagyan ng Burmese dito, Exborg. Naaban na din naman, alam natin, hindi masyadong kumukuha dito ang Exborg. Di ba? Hindi masyadong nakukuha dito para sa Sunsparks. Minsan meron, pero minsan, madalas doon sila sa comfort pick talaga nila eh. So, Lilia. So, nakita nila yung potential ng potential ng isang Lilia kasi mahirap pag hindi mo na-counter to medyo sa team fight. Pero para sa akin, ha, binan nila ang Lilia para makakuha sila yun dito ng harit. Siguro ayun, nga. Ayun yan eh. Kasi yun yung parang feeling ko talaga. Nakita nila na magandang counter pala talaga to. Magandang counter, kina-counter sa isang harit. Now, alisin natin to. And then, inalis natin yung Esmeralda na nakikipag-1v1 din sa ating isang harit. And then, open dito yung lahat ng tank. Open ang lahat ng tank dito sa pagkakataong ito. So, open pa ang Grok, open pa ang Kufra, open pa ang Hylos, Lolita, and Akai. So, isang ba na lang para dito sa Burmese Ghost. Ayan na nga, respeto sa ginawang kahapon ng Double Marksman. So, Kimi ay inalis dito ng Burmese Gold. Okay. Medyo maganda yon, magandang sagot. Otolak to sa Grok. Otolak sa Grok. Pero ang harit, siguro harit to. Hindi kasi pagkakinuha nila yung, sabihin natin, kinuha nila yung harit dito. Makukuha yung dalawang yung Grok and Kufra. So magiging sagot dito ng Sunsparks natin, kukuha sila ng Kari. Kari and isang Hylos. Di ba? Or Akai. So, yung Akai ni Fusaken ang makikita dito just in case na makakuha yung dalawang Barako Boys. At eto na nga, sinasabi natin, a harit just to secure dito yung magandang mage natin. Ayan na nga, ang sinabi natin, and Kaja. Kaja. So, makukuha dito ni paring Pusakin ang kanyang! Ayan na nga! Nakakuha na naman ng Grok si paring Pusakin. Ito na yung sinasabi natin, si Totoy Bato, Pusakin, on his Grok, mga kaibigan, Pilipinas, alam natin, pero, talagang pero, iba. Oo, pero teka lang ha. Alam ko yung gantong galawan ng Burmese. Once na kumuha kayo ng Masha, may sagot kami dyan. Automatic, Johed yan. Johed yan. Pwede silang mag-Johed dito and then yung mage nila na combo dito sa ating Kaja, which is the Lunox. Oo. Kaja pull, Lunox dart, easy kill. Yan ang sabi namin sa Onyx PH. Automatic yan. Automatic yan. Kaja pull, then Lunox dart, easy kill. Oo, easy kill talaga yon. Talaga namang pagka nahila ka dito, wala ka ng gisingan. And then, automatic tama naman. Automatic yan, mga kaibigan. Kasi if you want a pick ng Kaja, kailangan nakasunod nito is a burst damage. Para hindi masayang yung ultimate ng isang Kaja dito. Pero banning tayo. Mas okay magban sila dito ng kung ano man yung ginagamit dito ng Burmese like Johed. Kasi respect ban dito talaga yan. Para oo, mahirapan sila dito na mag... kasi kung comfort pick talaga nila ng offlane ang isang Johed. Thumbs. Pwede din, pwede. Kasi... nakikita natin doon sa mga previous matches ng mga M1 na teams, ang nakikipag-1v1 sa Masha ay yung Tams. So inalis nila dito dahil meron silang Masha dito. So titingnan natin kung ano pa nga ba yung ilalabas na pick dito or if they focusing doon sa kanilang offlane na Johed. Yes, sa Scarlet to yours. Oy, shoutout nga pala dito kay paring Charlie natin. Oo. Kuya Charlie mo, kakadating lang. Pagod na pagod. Mamaya makakasama natin si paring Charlie sa ating second series, mga dyan. Kaibigan Besiwap. Pero again, Pilipinas, i-share nyo yung link ng ating stream ngayon, Philippine Coverage. Dahil eto na nga. Naku, Akai! Tinanggal ang isang Akai. Ay. Nakaramdam, ni respeto, ni review, at hindi tayo makakita ng ikot-ikot lang dito. Akai, binala nga dito. First pick, magagaling dito para sa Burmese. Pwede silang kumuha ng objectives nila, which is ang isang Johed. Nako, tingnan natin sa pagkakataong ito kung ano nga ba ang mangyayari. And, nanonood ba si Madam B? Nanonood. Shout out sa Onyx PH. Onyx PH pa rin. Oo. Venus, Wise, Yano, Dealer, at Grid. Shout out tayo sabay-sabay. Pero kinuha nila ang isang marksman, Bruno. Which is Bruno. Bruno. Nako po. Ay, nako po. OMG. A comfort pick. Napakabilis na sagot. A comfort pick. KelVJ having this Granger and Rafflesia on this Lolita. Nako po. Ito na nga. Masusubukan natin. Ito guys ha. Walang ka ano-ano to. Walang ka bias-bias. Walang ka bias-bias. Ayaw namin magiging ayaw na bias dito. Pero ito ha. Tumitingin ako sa magkabilang teams dito. Oo. Parehas lang eh. Parehas lang. Pati ang mahirap kasi dito, nakita natin na nag-stick sila sa fighter which is Johed.
Pero mapapansin natin, nilabas nila dito ang Terisla. So ang gusto nating makita dito, paano maglaro ang Burmese Gold ng isang Terisla. Ito na, kamaya na mga kaibigan. At magsisimula na nga ang ating game man. Unang laban para makakuha ng momentum for the game to natin. Nako po, ito na nga ata, magsisimula na. Pilipinas, mag-ingay. Tayo'y mag-ingay. Sunsparks, game 1 against Burmese Golds. Nakita naman natin yung mga draft picking para sa ating mga Pinoy analyst dyan. I-comment nyo na dyan sa live chat natin kung ano ang masasabi nyo pero sa draft picking. Pero sa akin, to think na kumuha sila ng Terisla dito. Masyadong mabagal ang Terisla sa paghabol sa isang masya. So automatic, ang maganda kasi dito, kalimitan sa atin dito sa Pilipinas, pag may Terisla pick, may Rafaela. May Rafaela or ang spell nito is a sprint or arrival. Para at least kahit papaano bumilis. Alam natin sobrang bagal niyan. Kung maghahabulan sila ng masya dito, hindi aabot 'yan. Oo, pero siyempre sasabihin ng iba diyan, mabilis naman mag-clear ang isang Terisla. Yes naman. Yes, mabilis talaga mag-clear ang isang Terisla. Kaya lang pag ang positioning mo is an offlane Terisla at ikaw yung ginank ng tatlong miyembro dito ng kabilang team, automatic mahihirapan ka pag wala kang sprint dito or a flicker. Tama ka naman dito. And kung makikita mo at kung mapapansin nyo, yung mga pickings dito, having a Kaja and Lunox on their lineup sa Burmese, parang mababurst at mababurst talaga yung isang Harit dito. So Harit, magiging masyadong dapat malikot, safe. Masyadong malikot, kailangan hindi lang siya masyadong makita. Oo. Yung tank dito, ang kailangan nilang gawin, makita o magkaroon ng vision sa magkabilang mapa para hindi na mahila ng mahila dito ang isang Harit. Kasi Harit lang yung magbibigay sa kanila ng damage. Oo, nandun yung Granger sa top lane, nandun yung mga tanks nila para sumuporta sa kanila. Pero pag hindi nag-online ang isang Granger ng ganun kaaga, mahihirapan dito ang Sunsparks. At yun nga yung threat dito na nakuha nila para sa akin sa review natin sa Burmese Golds. Nakuha nila yung comfort heroes nila, which is the Kaja and the Lunox combination dito. Pero yung ating zoning tank ay nakuha naman. Ibig sabihin dito, sa percentage dito, 70% ang nakuha ng Team Pinas dito, yung comfort picks nila. Yes. Diba? Tatlo yung comfort picks dito. Actually, having a Grok with Fuzakin na naman. Grok, Harit, and KelVJ. Alam na natin yan. Pagka ganyan, i-check mo na yan, mga kaibigan. Kumbaga sabi ni Koguro, check mo na yan. I-check ko yan. Check nyo na yan. At i-check nyo na nga dito yung inyong mga kapustahan, kung may mga bet game kayo dyan. Dahil eto na. Kayo, eto na nga, game number 1! Sunsparks versus Burmese Gold. Sunsparks, Renzio gagamit ng Masha JP ng mga para kay Granger, Fusakin, para kay Grok, Raftisha, para sa isang Lunita, JLBJ, para sa isang Harit. Dito naman sa ating red side, Burmese Gold, si Maybe ang gagamit dito ng ating Kaja, Ice Ice on this Bufra, Kid 01, Dara dito sa ating Lunox, Ace naman para dito sa ating Bruno, NP, V, NDV para dito sa kanyang Terisla. 3-2 ang kanilang lineup dito. Makita mo naman sa rotation nila, pinapakita dito magandang clear na nanggaling dito. And bottom lane, free hit lang or free farm lang si Masha, pero kukuha sila ng blue dito. Nakakita na nga ang ginawa dito ng Sunsparks, mirror lang. Mirror lang. Kukuhanin nyo to, kukuhanin din namin yung sa bottom lane. Ang Pilipinas sanay na dyan sa nakikita ang rotation. Ang tawag dito is a 0-2-3 yes rotation coming from this Burmese Gold. Pero nakita dito, gumanin dito. Si Ice Ice, medyo delikado dito. Si Kayako na mawarugo. At nawala nga yung ating Terisla. Plus, it's a 2-on-2 trade or 2-1 trade. 2-1 trade. Oo, natanggal si Renzio dito. Pero nakaisa siya doon. Goods pa din. 1-2 score. Dito nakita naman natin isang minuto at 10 segundo pa lamang. Medyo lumamang na ng almost 500 gold. Ang ating Burmese Gold. Ang nangyari kasi doon sa class na yon, yes, naabutan yung ating Team Pilipinas na nag-i-invade doon. So, Terisla yung nakakita doon. So, that's why medyo masakit yung damage nila sa early. Oo, tama ka naman doon. And good naman talaga dito. Sa ngayon, wala pa naman masyadong bakbakan. Although nakakuha ng kill dito ang Burmese. Goods lang yan. Oo, goods lang yan dyan. So, ang mangyayari dito sa ating Sunsparks, kailangan mag-play safe sila dito. They know na meron silang Masha. Masha versus sa Terisla dito sa ating bottom lane, medyo magiging lamang lang sa clear sa pag-clear ng waves dito yung ating Terisla ng Pero kaya naman to kaya ng isang Masha to. Pero nakikita natin dito, pressure talaga. Lunox and Grump magkasama dito. Ang po, nagpakita ng baka bilo. Pero doon sa malit na mapa natin, Zaman Force nila mag-aaring dito at nakapatay ang isang Harit dito. Oo. Meron pa nga daw isa kill. Malapang pa nga Light Orb, binigay na nga rin doon. Raplisha mukhang mamamatay dito kay LBJ. Gusto ko makas pero mukhang mamamatay pa. Proton siya sa led. Oop, tumalong-talong pa nga dito. Nakakapatay na nga dito. Pero Renzio ang backup, tamang pagpukulit. Eto na ang gante, lilinisin na nga ni Renzio dito. Kanina napatay dito ang isang Harit, pero dito medyo masakit yung damage dito ng isang Bruno. Medyo bambaot mo, pero Fusakin ata at
susunod dito ng Burmese Goals. Pilipinas, 2 man down on the side ng Sunsparks. Yung kalamangan dito, 1K na for the side ng Burmese Goals. Ako, pero okay lang yan. Wala pa namang masyadong kalamangan yan. Pero pag nakakuha sila ng turtle, eh mukhang aangat ang vapor. Sinubukang kuhanin ng isang ranger dito ang turtle, pero... Medyo ano yun eh, magandang combination. Yun nga yung sinasabi natin, ladies and gentlemen, mga kaibigan. Yung comfort picks kasi dito ng Burmese Goals, napakaganda nila si Maybe combination with Kid dito sa kanyang Lunox. Now, having a 4-0 standing dito, Kuya Herbs, medyo snowball dito yung Lunox ng Burmese. Actually, snowball talaga, and having Akaja on their lineup, talagang pag nahuli ka, bitaw na. Bitaw ka na dapat dito. At ang nangyayari dito, yung zoning tank muna dito ni Parin Pusakin dito, nagiging play safe muna dahil yung burst damage coming from Kid eh medyo mahapte. Yes, tama ka naman dun. And nakikita natin, instead of getting or having a Grok with the aggressive position, mukhang nahihirapan pa, nagsalya, kinapitan ng hangin, lagay doon ng mga lamok. Medyo parang may maibibigay natin tong ating top lane. Lumipat dito sa Renzio. Nag-recall siya dito. Nakita siya dito ng ating Kaja. Mamba out muna tayo dito. Plus, naandun pa yung nag-aambang Lunox sa may bandang top lane. So, ito na lang nasa baba. Yung kanilang, na-try nila tong igang. Dito si Trista. Bigyan nila yan. Ito na yung sinasabi natin. Wop, naminong blast. At sure na tayo dito. Nakapush yung na yan. Sure na yan. Diretso lang sa push. Pero top lane natin, nakakuha na nga dito ang isang Bruno. And Kaja, pero suntukan lang daw. Sabi dito ni Paring Renzio, mukhang mamamatay pa ata si Baby. Out na lang din. Ako po, mukhang dodoble ang tower dito sa bottom lane. Medyo kailangan nila munang mag-out doon. Ito yung maganda dito sa Sunsparks. Alam nila na sinasagot nila ng objective pag nakita nila na yun yung pinofocus ng kanilang kalaban. So right now, medyo delikado ata JP dito. KelBJ, medyo delikado dito. Trista, nice. At lalaban dito. Nice. KelBJ, lalaban nga ba dito ng 2v2? Pero hindi, mamba out muna nila. Alam nila na low life dito si KelBJ. Pero Ice, try to get a kill sa atin. At napatay na nga dito. Nandito na yung Lunox ng ating Burmese Goals. So right now, 2 man down. Sinabayan pa ng ating Lolita coming from Burmese Goals. Napakaganda ng rotation na binigay doon. Ito yung sinasabi natin eh. Na magandang pick talaga ang isang Kaja and isang Lunox dito. Yung first damage nang binibigay ng dalawang yun ay grabe. Kumbaga, instead na magkaroon tayo ng aggressive na Grok, ang nangyayari, offense lang tayo. Ang ginaambag na lang dito ni Paring Pusakin is makakuha siya ng site kung nasan yung mga kalaban at sasabihin niya na lang sa mga ka-teammate niya para malaman kung yung farming area yon ay safe. Yes, tama ka naman dun. Ito yung play. Ano nangyari kanina, pero tingnan niya yung mga players. Medyo kailangan mag-focus dito ng ating Team Pilipinas. Kailangan mag-snowball dito si KelBJ, magkameron siya ng item. Then Pusakin maging, yes, makapag-zone dito si Pusakin, pero dapat as much as possible hindi siya mahuli. Yes, tama ka naman dito. Kasi makukuhaan ng malaking gold din ng dire-diretso dito yung Burmese Goals. Having this 3K gold din, medyo malaki to, Kuya Herbs. Yes, tama ka naman dun. And kung titingnan natin dito, JP, with that Granger, 0-2 na siya. Medyo hindi pa natin mararamdaman dahil si JP ay naging 0-2 standing dito. So, kailangan nilang magkameron dito ng item tapos stay safe. Pero ito, PBDBN, Orzitrista, gusto pang lumaban dito. Pero apat na membro yan ng Pilipinas para lang makahinga yung ating Sunsparks. Pero yung sa kanilang top lane ay yung second turret doon ay naibasag na. Medyo masakit yun. Para sa top lane, yung pressure is real. Tama ka naman doon, pressure is real dito para sa Sunsparks. Mukhang hindi na nakakaabante ang tropa natin dito, having talaga Lunox and Kaja. Hindi talaga sila makaikot. Hindi talaga mahirapan sila dito. Plus, meron pa ditong fleeting time yung ating Kaja. So yung kanyang ultimate, medyo magagamit niya ng mabilis-bilis. Diba? So right now, one-sided yung laro ngayon. Medyo one-sided, medyo, pero may laban pa ata tayo. Nakuha si Renzio dito. Coming from the Divine Judgment. Pero eto na nga, magandang wide charge yun para sa ating Pusakin. Pero medyo hindi pa rin. Kulang pa yung damage. Kulang pa rin yung damage. And now, nahula doon si Renzio. Nako, yung paghila kasi dito ng isang Kaja, eh nakakagulat. Sabayan pa ng first damager na dito na Lunox. Kid 001 with the 703 score, online na ang isang Lunox sa pagkakataon ito. Medyo hindi magagamit nila dito si Renzio dito sa kanyang Masha kasi hindi siya makakapag-split push kasi talagang naubos agad yung mga Tori dito sa bandang top lane at bottom lane. Pero nakahinga dito ng ating kill, na patay doon ng ating Trista. Pero ito, 1v1 sa apat ang mangyayari dito kay Renzio. Delikado dito at nakupo. Nakuhula na naman dito si Renzio. Nakupo, ito lang yung sinasabi natin. Open na naman ang turtle, so yeah.
Sigurado, kuha to ng Burmese. Oo, makukuha to ng Burmese goal. So right now guys, ladies and gentlemen, Pilipinas, medyo delikado ang ating sitwasyon dito. Wala na tayong mga 2 turns per lane. Wala na lahat doon. So yung inhibitor turns na lang ang inaasahan natin dito. So it's play safe talaga. Hinihintay natin na magkameron ng major mistake yung ating Burmese goals para makahinga yung ating Sunspark. Isang error lang ng Burmese dito ay pwedeng-pwedeng bumalik to. 6,000 pa lang naman ang kalamangan. Masyadong, sabihin na natin malaki talaga ang kalamangan dito. Malaki yung kalamangan dito. Pero tandaan natin, Sunspark, sanay sila sa ganitong sitwasyon. Alam nila pagkaganito. Alam nila kung paano sila babalik dito. Magtiwala tayo Pilipinas, but still Burmese goals. Uy, nag-conceal talaga dito. Nag-conceal lang nga dito. Mukhang may nahihila pa nga dito, mga kaibigan. Daba ang Sang Lolita, tank pa nga binigyan. Pero eto na nga ang rival sa middle lane. Tirisda, tama, tank mula. Penalty kung walang tinamaan. Uy. Pinasok dito ni Maring Pusakin. Mamamatay pa nga ata siya. Tamang atras lang, pero middle lane nakuha na dito ng Burmese goal. Medyo masakit yon dahil nabutas yung ating middle lane. And then, yung Tirisda pala naka-arrival dito. Yes, so talaga mahirapan mag-push dito ang isang Masha. So right now, trying to play safe and depth na lang dito yung ating Team Pilipinas. But mataas. The game 1 ay para magiging one-sided. Nahuli pa nga dito si KLBJ and now Masha. Nakasagot ng kill dito. Napatay niya dito yung ating Tirisda. Pero yung sakit na ibinibigay talaga ng Lunox, wala makapag-hold dito. Tama sa ating side dun ng ating Sunspark. So, and isang damage dito ng Bruno. Kita mo naman, 2K damage. Yes. Wala pa siyang kills. Wala siyang kills na kahit ano, pero napakasakit naman talaga! Nice one coming from Team Pilipinas, ladies and gentlemen. Alam naman natin kasi, nagkameron na gantong sitwasyon ang ating Sunsparks. Pero ang threat kasi nila dito, yung burst damage coming from Kid. Kung mapapansin mo, Kuya Herbs, 10-0 yung standing niya. 8K na yung pera, 8.7. Pati divide yung kids. Items niya, look at the burst damage, napakasakit nito. So medyo pupunitin lang nito si JP. Kayang-kayang punitin kahit si JP dito. Kahit si Pusakin, kayang-kaya eh. Yung mga tanks natin, no? Oo. So ladies and gentlemen, Lord 1 is up. Papunta na tayo sa 10 minutes gaming. 8:13 ang ating score. Lamang na lamang dito ng 6K ang ating Burmese goal. Ako po, meron pang isang item dito para kay Kid. A Holy Crystal. Binigay para lang icon assistant yung kanyang burst damage. Yung damage dito, hindi tumaas ang ating graph, mga kaibigan. Sa goal difference, matalagang masyadong nakuha talaga ang ng Burmese dito ang objectives kahit saan. Yung comfort picks ng iba talaga sila pag gumamit ng Lunox Kaja combination. Now, and Bruno, siyempre. Grabe sila gumamit ng Bruno. Na-free siya dito. Mukhang gugustuhin. Uy, kinansel! Zaman Force. Binigay na nga dito. Nakauwa pa. Ito na nga ata ang final clash na mangyayari. Mukhang bakbaka na agad. Nakadalawa na ang Pilipinas. Tatlo ang daba. Mga apat na nga. Isa na lang. Renzio na lang inahabal nila dito. Kailangan natin tumakbo muna dito para lang madep yung ating base at four-man down for the side ng Sunsparks. Medyo delikado. I think this game 1 will take for the Burmese goals. Feeling ko, gengkimas na eh. Ganun eh. Hindi na papapasukin dito. Oh, ice. Medyo naging one-sided yung ating game 1. Ako. At Sunsparks ay medyo nakinulang ang Team Pilipinas sa pambato ng Burmese.